Biyahe kasama si DJ Lala aarangkada na. Well, anyway, my love, eto na nga po tayo sa ating biyahe sender of the night. Ang ating segment kung saan ang pinagbibigyan naman natin ay yung mga kabisyo nating problemado na nagchat-chat, nagtitext, at nagbibigay sa atin ng mensahe. So, my love, eto na po ang ating biyahe sender of the night. Itago na lang natin siya sa pangalang Diane. Sabi dito, gandang gabi po, Lala. May problema po ako. Ang lahat ng ugat ng ito ay dahil sa LDR ko po na nataga Cebu. Pasko, bagong taon, walang bate mula sa kanya. Pero pag kailangan niya ako kahit hating gabi po, andyan po agad ako. Tomboy po ako at siya po ay hiwalay sa asawa, dalawang anak. Tas nag-apply po siya at paalis papuntang Hong Kong. Kalahati ng gastos niya o halos lahat ng gastos niya, akin nang galing. Di ko man lang naramdaman kung mahal niya ako at nasa puso niya ako. Minsan nakita ko, ito rated SPG na po ito ah. Minsan nakita ko po na nilagyan niya ng ketchup yung panty niya para magmukhang dugo. Nahuli ko yon. Di ako umimik. Kasi gusto ko, di ko na lang yung word per word. Medyo masyadong graphic si ate mag-describe. Kasi gusto ko, kung may mangyayari man sa amin, gusto niya na may mangyari sa amin. Pero, hindi nangyari. Hanggang ngayon, hinihintay ko na lang yung pag-alis niya, ni dulo ng daliri niya, hindi ko nahawakan. Kahit nagkataon nang nasa iisang kwarto kami natulog. Ipagpapatuloy ko pa po ba ito o wag na? Maraming salamat and more power to your show. Alam niyo, promise, kung i-describe ko sa inyo yung sinabi niya kanina word per word, it's too graphic. I cannot. Akala ko kaya kung atimin ikwento talaga siya, pero hindi ko pala kaya. Well, anyway, let's go straight to the point. Diane, if you are listening to me, obviously, ginagamit ka niya. And I don't want you to make yourself any more stupid than she is. She is parang making you to be. Does it make sense? Ayoko magtanga-tangahan ka. Kasi basically, ginagawa ka na niyang tanga. So, you don't have to do it as well just because she is doing it. O, diba? Wag na, my love. Obviously, ang habol niya sa'yo ay security. Financially, emotionally, plan B ka. If all else fail para sa kanya, at least merong ikaw na pwede niyang puntahan, pwede niyang takbuhan, unfortunately, para hut-hutan. So, my love, if you don't want her to treat you that way, then do not allow her to do so. Ngayong LDR na kayo, ngayong natulungan mo na siya, unfortunately, kung hindi mo siya masisingil for all the things na quote-unquote itinulong mo sa kanya, kung tulong ba yon o sinabi mo na lang napapautangin kita. Kung meron kayong kasulatan, habulin mo. Kung wala kayong kasulatan, I'm so sorry my love, pero ang hirap maghabol sa isang taong walang kasulatan. Ang hirap maghabol sa isang taong alam mong from the very beginning of your relationship, ginagamit ka na lang. Kasi yun yung mahirap eh. Sometimes you really know that the person is using you and yet parang hirap na hirap kang mag-let go kasi you are still hoping that there's something more than yung advantages na nakukuha niya from you. When in reality, my love, wala na. Wala na, wala na siyang ibang habol sa'yo, wala na siyang ibang pakay sa'yo than that. Imaginin mo yung relationship ninyo umikot lang sa you helping her, you being there for her, you aiding her when she needs financial help from you. Yun na yung buong relationship ninyo. And when nung one time you tried na magkaroon kayo ng intimate relationship with each other, nahuli mo pa siyang gumagawa ng paraan so that it won't happen. So basically siya din hindi niya maatim yung ginagawa niya, my love. I'm so sorry. It's not just you. Basically, it's all her actually. Pero hindi ka out of the woods. Kasi ikaw, ang ginawa mo sa kanya, naging enabler ka eh. Naging enabler ka nung panggagamit niya.
Kasi aware ka eh, na it's happening. Aware ka na yun yung, kumbaga, kung nagbibilang ka ng red flags, andun na lahat ng red flags sa kanya. And yet, hindi mo pa rin tinalikuran. Sinuong mo pa rin yung sarili mo sa isang sitwasyon na alam mong ikaw lang yung matatalo. So, Diane, let her go. For once in your life, make a smart decision. Do not stay with someone with the hopes na mamahalin ka rin niya one day. Out of what? Out of utang na loob? Out of pagtanaw ng utang na loob? Out of pity? Out of awa? Don't do that to yourself. You deserve more than that and you know that. Alam mo yan. Capable ka of loving someone. Capable ka of being there for someone. Capable ka of embracing yung sitwasyon ng tao regardless if may anak na siya o wala. Kasi capable kang magmahal unconditionally. So, hindi imposibleng may magmahal din sa'yo unconditionally. And that person will never come to your life, will never have a space in your life if you are keeping yourself from meeting that person just because you are saving yourself for someone na obviously walang pakialam sa'yo, walang concern sa'yo, at ginagamit ka lang. Claro, my love, masakit yung mga salita ko, yes, but because it's true. Kasi yun yung katotohanan. And I have no way of sugarcoating it kasi maybe if I won't sugarcoat it, maybe this time around, magising ka sa katotohanan. If you cannot even be awakened by the sound of your own voice telling you to stop, maybe my voice can help and make you stop. Claro? Claro.